Kumikilos na nga daw itong si Rob Pelinka para sa Lakers. Nakikipag-usap na mga idol patungkol nga sa isang potential trade. Pero bago natin yan pag-usapan, ibang balita muna natin ngayong araw na itong si Cade Cunningham ay hindi na makakalaro this season. Plano ng Pistons na magkaroon nga siya ng season-ending surgery sa kanyang left shin. Mayigit isang buwan na kasi simula ng injury niyang ito mga idol at simula din nung last game niya. November 9 pa siya mga idol haling naglaro para nga sa Pistons at ever since parang hindi nga nag-i-improve ang kanyang injury unless na lang pumailalim nga siya sa isang surgery. Kaya nga maninigurado na itong Pistons kaysa nga maghintay sila at masayang lang yung paghihintay nila. Ngayon ay papailalim na lang sa surgery itong si Cunningham at magiging ready nga daw siya by next season. So far itong si Cade ay naglaro pa lamang ng 12 games para nga sa Detroit averaging 20 points, 6 rebounds and 6 assists. So get well soon para nga kay Cade Cunningham and see you next season. Next balita naman natin ngayon ay patungkol nga dito sa Phoenix Suns at kay Jay Crowder. Balita ni Shams Aranya na nag-engage nga daw itong Suns sa isang 3-team trade. Kasali dyan ang Milwaukee pati na rin ang Houston Rockets. Yung saan si Jay Crowder ay mapupunta nga sa Milwaukee mga idol. At makukuha naman netong ang Phoenix Suns si Eric Gordon o kaya naman si KJ Martin. Ang Rockets naman makakakuha ng 4 na second round pick daw. So yan ang usap-usapan ngayon patungkol nga dito sa sitwasyon ni Jay Crowder na hanggang ngayon ay wala pa nga ring improvement since nung off-season. Matagal-tagal na rin since huling nakalaro itong si Crowder ng competitive basketball at for sure masaya siya dito sa update ni Shams Aranya patungkol sa kanyang sitwasyon. Anyways nga ngayon ay pag-usapan na natin ang update patungkol nga dito kay Rob Pelinka sa Lakers. Sabi nga kasi neto ni Shams Aranya sa latest report niya na naman, the Lakers have discussed sending a protected first round pick as well as Patrick Beverley for the Pistons for Bojan Bogdanovic. At sabi naman mga idol, neto nga ni Mark Stein na nag-offer na nga daw itong team ng Los Angeles Lakers. The Lakers recently offered a trade package to Detroit for Bojan Bogdanovic centered around one future first round pick with unspecified draft protections. Yan nga mga idol ang galaw ni Rob Pelinka. Matapos nga itong si Bojan Bogdanovic ay paulanan ang Lakers ng 3-pointer kahapon. Na-convince na yata itong si Rob na itong si Bojan Bogdanovic ay a difference maker para sa Lakers. Siya ang talagang parang kailangan nila this season na shooting. At hindi nga lamang si Bojan, pati na nga rin si Cam Reddish at Evan Fournier ay nasa radar ng Lakers. Hindi na rin kasi masyadong pinapalaro itong ang dalawang player ng ito sa Knicks rotation. Tapos ang kailingan pa na itong New York Knicks ay mababa na kapalit. Second round pick lang daw ay pwede na para nga dito kay Cameron Reddish. So let's see nga mga idol in the next few days kung magbubunga na ba itong mga trade talks patungkol sa Los Angeles Lakers. Nagiinit na nga muli ito mga idol ngayong sa December 15 or December 16 sa atin ay papayagan na ang mga trades sa newly signed players.